Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kapatid ng tatay ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Nimpa. Taong 1980, Amiligan, Capiz. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira si Nimpa sa bahay ng kanyang ina. Kasama niyang nakatira sa bahay ng kanilang magulang, itong ama ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Miyong. Buntis noon itong si Nimpa sa una niyang anak. Kung hindi ninyo na itatanong, itong ama ng kaibigan ko ay ang pinakabunso sa kanilang mag-anak. Itong si Nimpa na 6 na taong gulang ang lamang sa kanya ay maaga pang nag-asawa gawa nang nabuntis ito ng kanyang nobyo. Dahil sa kawala ng trabaho, nang nakabuntis kay Nimpa, ay pinili na lamang ng mga ito ang manirahan sa kanilang tahanan. Hindi naman ito problema para sa mga magulang ni Nimpa, gawa nang hindi rin naman nila matitiis ang kanilang anak. Mas maigi nang doon tumira ang mag-asawa upang makita nila ang totoong ugali ng lalaki. Naniniwala kasi ang mga magulang ni Nimpa na makikita mo lamang ang totoong ugali ng isang tao kung makakasama mo ito sa iisang bubong. Magmula noong doon na tumira itong si Nimpa at ang asawa nito, ay todo naman ang ginagawang pag-iintindi ni Miyong dahil sa buntis ang kanyang kapatid. Kahit palamunin lang din naman ang asawa nito, ay hindi nila ito masabihan gawa nang masyado yung nakakahiya para sa kanilang pamilya. Ang nagkakayod noon para sa kanilang pagkain sa bawat araw ay si Miyong at ang kanyang ama. Isang araw, masayang umuwi sila Miyong at ang kanyang ama. Nadatnan nila sila Nimpa na nagkakape sa ilalim ng isang puno ng kanilang bakuran. Oh, Miyong, kumusta yung lakad niyo ni tatay? Tanong ni Nimpa. Maayos naman, ate. Mas marami pa sana kaming may uuwi kung pasasamahin mo yung asawa mo. Nandiyan naman si nanay na magbabantay sa'yo eh. Parinig ni Miyong. Matapos nilang makapag-usap ay agad din namang pumasok sa kanilang bahay ang mag-ama. Hindi na nakasagot si Nimpa, gawa nang umiiwas ito sa mga komosyong maaring lumaki sa simpleng argumento. Di na din yon masyadong nag-iisip ng kung ano-ano sa kadahilanang ayaw nitong maapektuhan ang kanyang sanggol na dinadala. Ang asawa naman niya noong mga oras na yon ay hindi na din nakasagot dahil kung tutuusin ay tama naman ang sinabi ni Miyong. Pagdating sa loob ng kanilang bahay, ay doon na kinausap ng ama nila itong si Miyong. Miyong, hayaan mo na yan. Kahit papano'y asawa pa rin yan ang ate mo. Konting respeto at pag-unawa, Miyong. Malay mo, dumating ang araw na maibabalik din ang asawa ni Nimpa ang ating paghihirap para sa kanilang binubuong pamilya. Walang makapagsasabi, Miyong, sa swerte ng isang tao. Kaya kung maaari, iwasan mong maging bastos sa iyong kapwa. Pangaral ng ama ni Miyong sa kanya. Oho, tay. Pasensya na ho't nabigla lang ako. Siguro, dala na din to sa pagod nating trabaho. Sagot naman ni Miyong. Kinagabihan matapos nilang kumain, ay nilapitan ni Miyong ang asawa ni Nimpa. Kuya, pasensya ka na ho kanina. Medyo pagod lang kasi ako eh. Wika ni Miyong. Walang problema yon, Miyong. Alam ko namang pagod ka eh. Hayaan mo, pagkatapos manganak ng ate mo, dodoblihin ko ang trabaho. Nang sa gayon naman eh, makabawi man lang ako sa inyo. Sagot naman ng asawa ni Nimpa.
Matapos nilang makapag-usap ay agad din namang tumungo ang asawa ni Nimpa sa kanilang sala upang maghanda sa pagsapit ng gabi. Ayon kay Myong, nakapaggabi ay gising itong asawa ng ate niya na parabang nagmamasid. Minsan na niya itong nakitang paikot-ikot sa kanilang sala ng hating gabi. Ganon at ganon ang ginagawa nito magmula noong napag-alaman nilang buntis si Nimpa. Dahil sa ganoong ugali ng asawa nito, ay naging normal na lamang ito para sa kanilang pamilya. Hindi man nila alam ang rason kung bakit ito ginagawa ng asawa ni Nimpa, ay pinili na lamang nilang huwag na itong alamin. Maaring merong kasing malalim na dahilan kung bakit palaging gising sa gabi ang asawa ni Nimpa. Kinaumagahan ay balik trabaho na naman ang mag-ama. Nagtatrabaho kasi sila sa gulayan, di kalayuan sa kanilang tahanan. Yun lang din kasi ang alam na trabaho ng mag-ama na maaaring makabuhay sa kanilang pamilya. Ang mag-asawa naman ay tumutulong sa mga gawaing bahay upang kahit papaano'y makabawi sila sa kabutihan ng kanilang mga magulang. Sa paglipas ng panahong nagbubuntis si Nimpa, ay doon na unti-unting nakakaramdam ng kakaiba itong si Myong. May mga pagkakataong nakakakita siya ng mga asong sumusunod sa kanya, patungo sa kanilang tahanan. Hindi siya nito tinatahulan pero halos ikamatay naman ni Myong ang baho nitong parang patay na hayop. Kapag nakakarating na sila ng kanyang ama sa kanilang bakuran, ay doon na tumitigil ang mga hayop na sumusunod sa kanila. Sa pagsapit ng ikalimang buwan ng taong yun, ay doon na nag-umpisang magparamdam sa mismong bahay nila Nimpa ang hindi kaaya-ayang nilalang. Isang gabi, habang sila ay natutulog, biglang nagising itong si Myong dahil sa ingay sa labas ng kanilang bakuran. Animoy merong dalawang hayop na nag-aaway sa kalagitnaan ng gabi. Paglabas niya sa kanyang silid, ay bumungad sa kanya si Nimpa na nakaupo sa kanilang sala. Nang magkatinginan sila nito, ay laking gulat na lamang ni Nimpa nang makita nito ang gising na kapatid. Myong! Bakit ka gising? Gulat na tanong ni Nimpa. Sino ba naman hindi magigising ate? Gabing-gabi na ang iingay ng mga hayop dyan sa labas. Sagot naman ni Myong. Dahil sa sinabi ni Myong, ay agad namang lumapit si Nimpa sa kanyang kinaroroonan. Pumasok ka na Myong, wala kang magagawa dito, matulog ka na lang. Utos ni Nimpa. Nang marinig ito ni Myong ay halos hindi niya maintindihan ang pinagsasasabi nito. Animoy, meron itong itinatagong lihim sa kanila dahil sa kakaibang ikinikilos nito. Bakit na naman ba ate? Paano nga ako makakatulog kung ganyan ang ingay sa labas? Iritang sagot naman ni Myong. Nang nagpumilit si Myong na lumabas ng bahay, ay buong lakas naman siyang pinigilan ng kanyang kapatid. Dahil sa pagpupumigil kay Myong ng kanyang kapatid, ay wala na itong nagawa kung hindi ang sumilip na lang sa kanilang bintana. Pagsilip ni Myong sa kanilang bintana, ay laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang malapaniging tao at isang taong pusa. Gulat na gulat si Myong sa kanyang nakita dahil sa yon ang unang beses niyang masilayan ang ganoong uri ng mga nilalang. Panandalian lamang ang pagsipat dito ni Myong dahil sa patuloy na paghatak sa kanya ng kanyang kapatid upang hindi niya masipat ang mga hayop na nasa labas ng kanilang bahay. Nang tuluyan ang tumahimik sa paligid,
ay siya namang pagkatok ng asawa ni Nimpa sa kanilang entradang pinto. Buksan mo yan, Miyong, dahil yan yung kuya mo. Wika ni Nimpa. Nang marinig ito ni Miyong, ay halos hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanilang pinto upang pagbuksan ang asawa ng kapatid niya. Pagbukas ni Miyong sa kanilang pinto, ay laking gulat na lamang niya nang makita niya ang asawa nitong punong-puno ng dugo sa kanyang katawan. Wala din yung suot na kahit isang saplot sa kanyang katawan. Bakit gising pa yan, Nimpa? Gulat na tanong ng asawa ng kapatid ni Miyong. Hindi ko nga din alam, mahal eh. Baka hindi lang tumalab sa kanya ngayon ang iyong engkantasyon. Sagot naman ni Nimpa. Nang marinig ni Miyong ang kanilang usapan, ay halos hindi niya mawari kung ano ang kanilang sinasabi. Dahil sa pagkagulat ni Miyong, ay agad siyang kumuha ng bolo at akmang iitakin ang asawa ni Nimpa. Miyong, maghunos dili ka! Hindi ako kalaban! Kaampi mo ako! Pagpapaliwanag ng asawa ni Nimpa. Nang makita ni Miyong na nakayakap si Nimpa sa asawa nito, ay wala siyang nagawa kung hindi ang iitak ang dala nitong bolo sa haligi ng kanilang bahay. Bibigyan kita ng 5 minuto para magpaliwanag! Anong ginagawa niyong hindi namin alam ni Ama sa pamamahay na to? Galit na tanong ni Miyong. Miyong, wala kaming intensyong masama ng iyong kapatid. Gustuhin man naming ibunyag ang aming sekreto. Hindi yun pwede. Wala akong hangad, Miyong, kung hindi ang protektahan kayong pamilya. Kahit nasasaktan ako sa mga sinasabi mo tungkol sa akin, mahal pa rin kita bilang kapatid. Inuunawa ko kayo dahil sa hindi nyo naman alam ang tunay na nangyayari. Alam mo, Miyong, may mga bagay sa mundong ito na napakahirap ipaliwanag. Miyong, isa akong engkanto na ipinanganak na isang tao. Wika ng asawa ni Nimpa. Baliw ka ba? Baka naman kasi nagnakaw ka ng mga hayop, kaya gabi ka na nakauwi. Sagot naman dito ni Miyong. Nang marinig ito ng asawa ni Nimpa, ay bigla itong nagpalit ng anyo. Nang masipat ni Miyong ang totoong kaanyuan ng asawa ng kapatid niya, ay halos hindi ito makagalaw sa kanyang kinaroroonan. Napakabilis ng paggalaw ng taong pusang yun na halos isang kisap mata lang ang pagitan nang tuluyan itong makalapit sa kinaroroonan ni Miyong. Nang makalapit na ito kay Miyong, ay bigla itong nagwika ng, "Huwag mong sagarin ang pasensya ko, Miyong. Alam kong wala kayong alam sa kakaibang mundo. Pero sana'y magkaroon ka ng respeto sa mga nilalang na hindi mo inaakalang totoo. Konting pag-iintindi lang ang hinihingi ko, Miyong. Hindi ko kasi pwedeng hayaan ang ate mong mag-isa dito sa bahay natin kasama lamang ang iyong ina. Masyadong mapanganib para sa anak kong maiwang mag-isa. Hindi ko hahayaang mamatay ang una kong anak, lalong-lalo na't lalaki pa ito." Dahil sa sinabi ng asawa ni Nimpa, ay halos mahimatay na sa kaba si Miyong. Animoy paglapit ng taong pusa sa kanya, ay biglang umalis ng panandalian sa kanyang katawan ang kanyang wisyo. Di rin gaanong makapagsalita ng diretso si Miyong dahil sa takot nitong nararamdaman. Dagdag pa ng asawa ni Nimpa na ang mga sumusunod sa kanyang mga aso ay ang mga aswang na kanyang kinakalaban sa bawat gabing dumaraan. Sa pamamagitan ng mga engkantasyong kanyang pinapakawalan sa loob ng kanilang bahay, ay ito ang nagiging dahilan
upang hindi magising ang mga magulang ni Nimpa maging si Miyong. Matapos nilang makapag-usap, ay biglang kinapkapa ng asawa ni Nimpa si Miyong upang matukoy nito ang rason kung bakit hindi siya tinablan ng engkantasyong binitiwan nito. Pagkapkap sa bulsa ni Miyong, ay doon nakita ng asawa ni Nimpa ang isang tuyong tangkay ng danakit. Saan mo nakuha to? Tanong ng asawa ni Nimpa. Umakyat kasi ako sa puno ng nyog. Merong puno ng danakit na nakasabit. Siguro, aksidenteng nakapasok yan sa bulsa ng aking maong. Mautal-utal na sagot ni Miyong. Dahil sa nakita ng asawa ni Nimpa, ay doon niya nalaman ang rason kung bakit hindi nagising si Miyong noong mismong gabing yon. Miyong, ano man ang iyong mga nakita at narinig, sarilihin mo na lamang. Mahal natin ang ating mga magulang pero hindi masamang magsinungaling, lalo na kung alam mong tunay na dahilan sa iyong sikretong tinatago. Wika ni Nimpa. Nang marinig ito ni Miyong ay tumangulang naman siya bilang pagpapakita ng pagsang-ayon. Kinaumagahan ay balik trabaho na naman sa bukid ang mag-ama. Oh, bakit ang tamlay mo? Parang wala kang tulog ah. Pansin sa kanya ng kanyang ama. Oo nga tay, muntik na nga akong mamatay sa bangungot kagabi. Kaya ayun, hindi na lang ako natulog. Sagot naman ni Miyong. Pagdating nila sa kanilang sakahan, ay agad din namang nagtrabaho ang mag-ama upang makauwi sila ng mas maaga. Sumapit ang tanghali at kasalukuyang nagpapahinga sila Miyong sa isang puno, di kalayuan sa kanilang pinagtatrabahuhan. Habang sila ay kumakain, pansin ni Miyong ang mga asong nagmamasid sa kanila. Dahil sa mga nakita ni Miyong, ay doon bumalik sa kanya ang sinabi ng asawa ni Nimpa. Dahan-dahan siyang kumuha ng bato at walang pagdadalawang isip na ibinato yon patungo sa kinaroroonan ng mga aso. Nang makita ito ng mga aso, ay agad din naman itong kumaripas ng takbo papalayo sa kanilang kinaroroonan. Sumapit ang hapon at maaga pang umuwi ang mag-ama. Habang sila ay naglalakad papauwi, ay doon na naman nasilayan ni Miyong ang mga asong binato niya kaninang tanghali. Tingnan mo yan, Miyong. Hindi ka na tuloy nilulubayan ng mga aso. Paano? Pinagbababato mo eh. Wika ng kanyang ama. Tay! Mga aswang yan! Kapag lumapit yan dito sa atin, tatagayin ko yung mga yan! Sagot naman ni Miyong. Tumawa lang naman ang kanyang ama dahil sa kanyang sinabi. Pagdating nila sa kanilang tahanan, ay siya rin namang pagtigil ng mga asong sumusunod sa kanila. Kahit merong nangyaring hindi kaaya-aya noong gabi, ay pinili ni Miyong na mag-aktong parang walang nangyari. Ganun pa rin ang ginawa niya nang makita niya ang mag-asawa. Tanging pagngiti lang naman ang naibato ng asawa ni Nimpa sa kanyang sinabi. Matapos nilang kumain ng hapunan, ay pasimpleng ibinalik ng asawa ni Nimpa sa bulsa ni Miyong ang tangkay ng danakit. Sumapit ang 10 oras ng gabi at bigla na namang nagising si Miyong dahil sa pagpukaw sa kanya ng asawa ni Nimpa. Psst! Miyong, samahan mo ang ate mo dito sa sala. Manood ka sa bintana kung nais mong makita ang mga kaganapan sa labas ng ating tahanan. Wika ng asawa ni Nimpa. Dahil sa lakas ng pagkakasabi nito, ay agad namang nagising si Miyong. Animoy para itong naging sunod-sunuran sa nais ng asawa ni Nimpa. Di rin naman siya pwedeng tumanggi
dahil sa kanyang takot. Pagdating nila sa sala, ay agad namang lumabas ng bahay ang asawa ni Nimpa. Dali-dali namang sinarado ni Nimpa ang pintuan ng kanilang bahay para masiguro ang kanilang kaligtasan. Si Miyong naman ay naglakas loob ng manood ng magaganap na pangyayari sa labas ng kanilang bahay. Ilang minuto lang ang lumipas at doon na nga nasipat ni Miyong ang mga asong papalapit sa kanilang bahay. Sa paglapit ng mga asong yun ay ang paglakad nito na parang sa tao. Di naglaon ay bigla itong naging mga taong merong matatalas na mga pangil. Nanlilisik din ang mga mata nitong kulay pula na siyang labis na nagpakilabot sa kaanyuan nito. Ang asawa naman ni Nimpa ay agad sumugod sa kinaroroonan ng mga aswang upang pagpapatayin ito. Kitang-kita ni Miyong ang pagkagat ng asawa ni Nimpa sa isang nilalang na nadakip nito. Habang tangan-tangan nito ang isang nilalang na wala ng buhay, ay siya namang pagsugod nito sa iba pa nitong kasama upang kitilan ng buhay. Kapag nakakadakip ang asawa ni Nimpa ng isang aswang, ay hinahati niya yun sa dalawa na parabang naghahati lang ito ng gulay. Lumipas pa ang ilang minuto at nalipol na ng asawa ni Nimpa ang mga nilalang na kalaban nito. Dali-dali naman itong binuksan ng kanyang asawa upang makapasok sa kanilang tahanan. Lumipas ang ilang buwan at matagumpay namang nakasilang ng isang malusog na lalaking sanggol si Nimpa. Ilang linggo lang ang lumipas at biglang umalis ang mag-asawa sa tahanan nila Miyong. Meron itong iniwang isang batong nakalagay sa damit nang umalis ito sa kanilang pamamahay. Pagbuklat ni Miyong sa damit na yon, ay laking gulat na lamang niya nang makakita siya ng isang solidong ginto. Dahil sa hindi pa naman gaanong kamahalan ang ginto, ay sapat lang yon para sa kanilang mga pagkain. Mula nang umalis si Nimpa sa kanilang tahanan, ay hindi na muli pang nasilayan nila Miyong ang kanyang kapatid na merong asawang kalahating tao at kalahating engkanto. At doon na din natigil ang pagbisita ng mga aswang. Okay, bago opinion, shoutout muna ulit tayo. Shoutout ko lang yung mga nag-renew ng Warriors Badge na sina Ronin Roloqui, Chai Chai ni Choi, at kay Zaiki Batang Samar. Ito naman, para sa mga random subs natin, nandyan sina Antingera, subscribe kayo dyan, Sean De Los Santos, Rilin Wei, Maurice Yanez, at kay Jonalyn Alfantaku. Ayan, lima-lima lang para fair sa mga Warrior members natin. Okay, opinion ko sa kwento. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit nung nanganak, tsaka sila umalis? Kung kalahating engkanto, kalahating tao naman yung asawa ni Nimpa, bakit hindi sila sa mga magulang nung engkanto tumira? Diba? Para mas lalo nilang maprotektahan yung pinagdadalang tao ni Nimpa. Bakit kailangan pa silang mapunta dun sa bahay ng mga tao lang na wala pang ang pangontrang kahit ano. Diba? Doon lang ako medyo napapaisip kung bakit. Well, nangyayari naman talaga na maglalaban tong mga ganitong klase ng elemento, lalo na kung yung engkanto eh sa kanan. Tapos yung aswang, alam naman natin na taga-kaliwa yan. Pag yung mga ganyan, talagang magkokontrahan yan. Lalo pa, anak ng kalahating tao, kalahating engkanto yung bata. Siguro sobrang sarap sa panlasa nila yon. Sobrang sarap sa panlasa nila nung sanggol. Yun. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.